Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inamin na nga po ni Nikola Jokic ng Boston Celtics nga na po ang best team sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mas lalapit pa nga na po ang Los Angeles Lakers sa top 8 standings ng Western Conference. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, dalawang beses na nga pong natatalo ng ating defending champions sa Denver Nuggets ang Boston Celtics ngayong season, kaya mukhang wala rin naman nga po itong panama sa kanilang kupunan. Pero sa kabila nga po niyan ay mismong si Nikola Jokic na rin naman nga po nagsabi sa harap mismo ng media na aminado nga po siya na ang Boston Celtics ang itunuturing niya na best team ngayong season. Nakita rin naman nga po niya na maraming piyesa o sagot ang Boston Celtics sa lahat ng mga ibabato sa kanila ng ibang mga kupunan, mapamatchup wise, defense wise at maging offense wise. Yes, maayos nga na po talagang pinag-isipan ng pagbuo ng lineup ng Boston Celtics, kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit ito ang number 1 at best team ngayon sa NBA. Inaman na rin naman nga po dito ni Nikola Jokic na napakahirap nga na po para sa kanya nakalabanin ang ganitong kupunan since meron nga po itong matatalino, mahaba at matatangkad na players na kaya talagang dumepensa sa perimeter at maging sa ilalim ng basket. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mas lalapit pa nga na po ang Los Angeles Lakers sa top 8 standings ng Western Conference. Dahil nga po mga katrop sa napaka-impressive na pagkapanalo ng Lakers sa kanilang huling dalawang laro ngayong season, ay paunti-unti na nga pong gumaganda ang kalagayan ngayon ng kanilang team sa standings ng Western Conference. Sa katunayan, as of now nga po ay meron na nga po silang hawak na 36 wins at 30 losses bilang ka-9 seed kung saan katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, umabante na nga po sila ng 1.5 games mula sa ika-10 seed na Golden State Warriors at umakyat na rin naman nga po sa 6 games ang kanilang kalamangan sa ika-11 seed na Houston Rockets. Kaya dahil nga po dyan ay mukhang oras na rin naman nga po ng Lakers upang magkaroon sila ng run, lalo pat 1 game lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito na ika-8 seed na Dallas Mavericks, 1.5 games lang naman nga po ang kalamangan ng ika-7 seed na Sacramento Kings at 2 games lang naman nga po ang kalamangan ng ika-6 seed na Phoenix Suns na nagdedelikado na magkaroon ng losing streak. Bunsod ng pagkakaroon nila dito ng pinakamahirap na game schedule at ang pagtatamo ng injury ng kanilang superstar na si Devin Booker. Kaya wala na nga pong ibang dapat gawin ngayon ng Lakers kundi mag-focus sa kanilang mga susunod na game at maipanalo ang mga ito sa mga susunod na araw. Sa katunayan, kapag natalo pa nga po bukas ng umagang Dallas Mavericks laban sa Chicago Bulls ay bababa na nga po sa 0.5 games ang kalamangan nito sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.